pinagpalang karanasan at mga aral ang pinagsaluhan ng mga kabataang Adventista at kanilang cared friends sa Mountain Province's Mission Area 2 Adventist Youth Fellowship. Naging tampok na bahagi ng kanilang pagtitipon ang Bible quiz, banquet, at iba pang activities na lalo pang nagpatibay ng kanilang samahan at pananampalataya. Mag-aatid ng balitang may pag-asa si Francine Lauriette Dupais. Remnant Youth Are We, ang temang isinusulong ng mga kabataan sa Area 2 ng Mountain Provinces Mission sa isinagawang Youth Fellowship at Banquet sa MPM Multipurpose Hall, Navy Base, Baguio City. Higit sa 200 mga kabataan mula sa Area 2 ng Adventist Headquarters ng Mountain Provinces Mission ang nagtipon-tipon sa nasabing fellowship. Hika nga nila na ang mga kabataan, sila ang pag-asa at kinabukasan ng ating church. So, sa pamagitan ng mga programang ito, dito natin mapapalakas yung relationship ng mga kabataan. And at the same time, this is one way na ma-equip at ma-train ang mga kabataan para alam nila yung kanilang role to fulfill the great commission na binigay ng Panginoon sa ating mga kabataan. Ang programa ay nagsimula ng umaga at nagpatuloy hanggang gabi. Tampok sa nangyaring fellowship ay ang mga sumusunod. Bible quiz bee na sinusubok ang kanilang kaalaman sa 28 fundamental beliefs, the sanctuary, Last Day Events Prophecy Timeline at ang 2,300-day prophecy. To be honest, hindi po madali yung paghahanda namin, pero praise the Lord kasi madami pong mga tao na tumulong sa amin. May mga supportive po kami mga advisors para mapursue namin yung program. Sa sleepless nights din po, maraming mga sacrifices, pero praise the Lord kasi siya yun po yung tumulong sa amin para matapos yung activity na to. It was successful, kaya praise God po. Kinagabihan, ang nasabing fellowship ay nagtapos sa isang youth banquet. Dito, nagsalo-salo ang mga kabataan na nagpapatibay sa kanilang buklod na pagkakaibigan at pananampalataya. Given po na na-witness ko na active lahat ng young people dito, parang mas challenge ako na to join more sa preceding events po nito para ma-hone yung faith ko. Kasi po, wala pa lang akong sinalihan na Bible quiz. So, yun! I hope na next time kat mas maging active pa ako. Napakasaya po and enjoy po. And this is my first time po na makisama sa Youth Sabbath. And napaka-interesting po para sa akin. And nagpapasalamat po ako dahil sinama po ako ng aking lola dito sa Youth Sabbath. Ang nasabing fellowship ay hindi lamang nagbigay ng plataporma para sa spiritual na pag-unlad, kundi panibagong dedikasyon din at matinding pagnanais na maging positibong pwersa sa loob ng kanilang mga kapamilya at komunidad. Naghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Baguio City. Ako po si Francine Lauriette Dupais para sa Hope Today NPUC News.